Cuadro alas John Riel Casimero, puspusan na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan para sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez. Kitang-kita ang pagpuporsige nito para mas lalo itong lumakas, dahil ang paparating niyang laban ay isang laban na napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakaharap ang tinaguriang The Monster na Oya Inoue kapag tinalo niya si Saul Sanchez. Isang buwan na nga lang bago ang laban ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez, ang laban na ito ni John Riel Casimero ay isang malaking pagsubok sa kanya, lalo na ngayon na hinahabol talaga makalaban ni Cuadro alas John Riel Casimero itong 4 World Division Champion na sina Oya Inoue aka The Japanese Monster. Ganun pa man ay puspusan na talaga ang pagsasanay at paghahanda ng Team Casimero para sa paparating na laban kontra Saul Sanchez. Ayon naman kay Coach Nonoy Neri na matagal na niya pinag-aralan ang mga galawan nitong si Saul Sanchez, kaya naghahanda sila ng maaaring e-counter-attack at game plan laban dito. Sa kabilang banda, ang panayam kay Naoya Inoue na tila galit na ito sa angas ng Pinas John Riel Casimero dahil sa trash talk nito kontra sa Japanese monster Naoya Inoue. Sobrang kapansin-pansin talaga ang pamamaraan ni John Riel Casimero para lang patulan siya ni Naoya Inoue. Dahil panay hamon itong si John Riel Casimero kay Naoya Inoue at may mga kasama pang trash talk na masasakit. Dahilan sa pagsiklab ng apoy ni Naoya Inoue dito sa tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon sa Japanese monster na si Naoya Inoue, ay grabe na talaga ang pag-aangas at paghahamon itong tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Kaya tinanong siya ng Japanese media kung ano ba ang mga ginagawa ni John Riel Casimero laban sa kanya na dahilan ng galit niya. Ayon sa sagot ni Naoya Inoue ay diretsahan niyang sinabi na wala daw sportsmanship si John Riel Casimero, wala din daw race pito ito, at tinatawag din daw siyang The Japanese Turtle. Kaya dito na nagagalit si Naoya Inoue, at gusto na niya itong makasagupa sa ibabaw ng boxing ring. Ayon sa media at mga kasamahan ni Naoya Inoue, ay sobrang nakakagimbal ang lakas niya ngayon at nakaktakot na Naoya Inoue version ngayon 2024. Dagdag pa ni Naoya Inoue ay sobrang malala na ang mga ginagawa ni John Riel Casimero, dahil pati sa ibang account ni Naoya Inoue ay nanggugulo doon at panay comment itong si John Riel angas ng Pinas Casimero. Subalit ayon sa mga kasamahan niya sa mismong kwentuhan, ay dapat huwag na patulan ni The Monster Naoya Inoue itong si John Riel Casimero. Ngunit ayon kay Naoya Inoue ay hindi na niya palalampasan ang mga masasakit na salita ng ating pambato na si John Riel Casimero. May target na makuha si Naoya Inoue na belt kay John Riel Casimero. Kailangan niya talagang sagupain ang angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil ayon kay Naoya Inoue ay hindi niya ito papatulan kung walang belt na hawak ito. At dahil merong hawak na championship belt si John Riel Casimero ay lalabanan ito ni Naoya Inoue para makuha niya ang titulong undisputed bantamweight champion. At sinabi ni Naoya Inoue na hindi daw niya papansinin si John Riel Casimero kung wala itong hawak na championship belt kahit anong gawin pa daw niyang pagpapapansin dito. Dagdag pa sa ating mga balita. Hanggang saan kaya aabot ang pinakamalakas na version ni Naoya Inoue? Kakayanin kaya niyang higitan ang pinakamalakas na version ng ating kababayan at tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacman Pacquiao. Sa kabilang banda, bagamat kilala na pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na walang iba kundi si John Riel Casimero, kakayanin kaya ni John Riel Casimero pantayan ang lakas nitong si Naoya Inoue at pabagsakin ang halimaw ng Japan. Alam naman natin na halos 60% na boxing fans ay naniniwala at nagdududa na hindi kakayanin ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Will, para malinawan, or magka-idea kayo kung kakayanin kaya ni John Riel Casimero itong The Japanese Monster Superstar na si Naoya Inoue. Bakit hindi muna natin kilalanin ang The Japanese Monster Superstar na si Naoya Inoue? Para magkaroon tayo ng idea kung sa anong paraan lalabanan ni Cuadro alas Superstar na si John Riel Casimero itong si Naoya Inoue. Si Inoue ay tubong sa Makinagawa, Japan, sa edad na 5 years old ay kinamulatan na niya ang mundo ng palakasan ng kamao, dahil na din sa gabay ng kanyang ama na dating boksingero. Talagang malakas talaga ang mga dugo at lahi ni Naoya Inoue, dahil training pa lang ay sobrang hirap na. Unang sabak pa lang ni Naoya Inoue sa amateur fight ay kitang-kita na talaga na isang matulis at may angking lakas ng kamao siyang tinatago. Ayon nga mismo dito kay Naoya Inoue, ay noong nasa amateur division pa lang siya ay pagkatapos niyang manalo dito ay pinasuri, nga daw umano ang kanyang boxing gloves na gamit,
kung may kakaibang matigas na bagay sa kanyang boxing gloves, dahil nakapagtataka daw na sa likod ng patpati niyang katawan, ay kung bakit grabe kalakas itong sumuntok. Si Naoya Inoue ay mayroon siyang record na 75 wins 48 knockouts at 6 na talo noong nasa amateur pa lang siya. Sa edad na 19 years old ay nag-umpisa na siyang lumaban bilang isang professional boxer. Nakatapat niya agad dito ay isang Filipino fighter na una niyang naging biktima at unang nakatikim ng kanyang malakas na suntok, ay walang iba kundi si Gresen Umayao. First round pa lang ng laban ay napuruhan agad at napaluhod ng super combo body shot itong kababayan natin na si Gresen Umayao. Umabot pa ng round 4 ang laban bago ito natapos dahil tinamaan ang Pinoy ng super combo uppercut at body shot na dahilan ng pagtigil na ng laban. Pagkaraan ng ilang taon ay isang Pinoy na naman ang kanyang nakalaban, siya ay si Jerzen Manzio. Tulad ng dati, tinapos ni Naoya Inoue ang Pinoy sa maikling round. Ayon mismo dito kay Inoue ay gusto niya talagang makakalaban ang malalakas at major world title fight. Hindi nagtagal ay natupad nga ang hiling ni Naoya Inoue na laban sa major title fight. Kinalaban niya dito ang WBC light flyweight champion na si Adrian Hernandez, na isang Mexicano. Sa laban na ito ay masusubok ang lakas ni Naoya Inoue bilang isang professional boxer, veteranong boksingero kontra sa bagitong boksingero. Sa mismong laban ay nakitaan agad si Naoya Inoue ng agresibo, walang takot at magandang galaw sa ibabaw ng boxing ring. Sa ika-anim na round ay dito na napuruhan ni Naoya Inoue ang veteranong boksingero dahilan sa kanyang pagbagsak at pagkatalo. Dahil dito nakuha ni Naoya Inoue ang kauna-unahang world title champion. Pitong buwan ang lumipas pagkatapos niya makuha ang pinakaunang world champion ay tumalon agad siya sa dalawang division simula lightweight division papunta super flyweight division. Kakalabanin niya dito si Omar Narvaez, isang Argentinian. Sa laban na ito ay target ni Naoya Inoue ang maging 2 world division champion. Si Narvaez ay may record na 40 wins, 24 knockouts, at 1 talo. Habang si Naoya Inoue ay may record na 7 wins, 8 talo. Sa mismong laban ay ginawa lang ni Naoya Inoue na punching bag, itong veteranong boksingero na si Omar Narvaez dahil 4 na beses pinatumba ni Naoya Inoue. Dahilan sa pagkatalo nito. Dahil sa impresibong panalo na ito ay kinilala si Naoya Inoue bilang pinakamabilis na mandirigma sa kasaysayan na nanalo ng 2 world titles sa loob lamang ng 8 professional fight. Naging Fighter of the Year din ito. 2018 ay muli siyang tumalon patungong bantamweight division. Target ni Inoue ay subukan na makuha ang WBA World Bantamweight title. Makakalaban niya dito si Jemmy McDonnell, bago mag-umpisa ang laban ay tila puno ng kumpiyansa sa sarili na matatalo niya si Naoya Inoue. Dahil pinagyayabang niya na hindi siya nakatikim ng pagkatalo sa loob ng 10 taon. Ngunit nung mismong laban na ay tila dito na niya matitikman, ang una niyang pagkatalo, dahil unang round pa lang ay tapos na agad ang laban. Pinatumba siya ni Naoya Inoue sa isang maikling round sa pamamagitan ng isang solid na body shot at mga solidong suntok. Dahil sa panalong ito ay tinanghal na si Naoya Inoue na official 3 world champion. His legs seem a little bit shaky here, minute and a half into-
into the first round of O'Donnell. Goes O'Donnell communicating with him. He's got to get through this opening round. He's got a minute left. Retreats to the ropes immediately. And Niue looking to tee off with that right hand left hand of O'Donnell. Sags into the ropes again. And Lewis Pavon, the referee, has jumped in and waved this off inside the first round. So ang mga pagpili ni Naoya Inoue ng makakalaban ay halos mahihina lang di umano at kayang-kaya niya lahat patumbahin. Ngunit sa napili niyang makakalaban ay tila nagsisi siya kung bakit si TJ Doheny ang kanyang napili. Si TJ Doheny ay may edad na 37 years old na tubong Irish, napili ni Naoya Inoue aka the Japanese Monster na makakalaban, na akala ni Naoya Inoue at ng buong team Inoue, na isa lang mahinang nilalang itong si TJ Doheny. Ngunit hindi nila alam na ito pala ay isa ring halimaw sa ibabaw ng boxing ring, nagtataglay si TJ Doheny na malabomba kung sumabog ang kanyang mga suntok, kapag ito ay tumama sa kanyang kalaban gamit ang isang super power bomb punch. Si TJ Doheny ay tinaguri ang The Power dahil sa taglay nitong lakas ng kamao na kapag tumama sa kalaban ay mag-iiwan ng malaking pinsala, dahil ang knockout rate nito ay umaabot sa 77% hanggang 80%, nakitang-kita naman sa kanyang record na sa 26 wins ay 20 ang kanyang natalo sa pamamagitan ng knockout. Si TJ Doheny ay isang napakagaling, matalino, may ang kinakakaibang estilo at napaka-agresibo niya sa ibabaw ng boxing ring. Dahil sa katangian na ito ay mabilis niya makuha at masira ang depensa ng kanyang kalaban na sanhi ng kanyang pagpasok sa depensa para madali na niya ito ma-counter-attack at mapatamaan. Maliban dyan ay meron pa siyang estilo na hindi mo makikita sa ibang boksingero at magaling ito magbasa at magdala ng laban, patungo sa kanyang bitag. Na kapag hindi mo mapansin ay unti-unti ka na palang mahuhulog sa kanyang bitag at maging sanhi ng kanyang pagka-agresibo para mapatamba ang kanyang kalaban. Kaya sa laban na Naoya Inoue ay tiyak mahihirapan ang The Japanese Monster na matalo ito. Kung inyo pong maalala ang laban na Naoya Inoue kontra Luis Neri ay pinatumba ni Luis Neri, si Naoya Inoue sa pamamagitan ng left hook power punch, at tulad ni Luis Neri ay isa ring kaliwiti itong si TJ Doheny. Kaya sa pagpili ni Naoya Inoue ng makakalaban ay mukhang nagkamali siya ng pinili. Dahil sa tingin ng karamihan ay isang mahina at easy fight lang itong si TJ Doheny kay Naoya Inoue. Dahil isa itong malaking pagkakamali ni Naoya Inoue na kalabanan ang tinaguri ang The Power na si TJ Doheny. Ating panuurin ang mga naging knockout highlights ng laban ni TJ Doheny. Kayo na po ang humusga kung siya ba ay isang pagkakamali na siya ang pinili kalabanan ng 4 World Division Champion, na si Naoya Inoue aka The Japanese Monster. Dito lang yan sa Wins World TV. Let's go!